din po ito sa inyo ng ating Flux Probiotic Soap, ang ating 24 hours 7 days a week na protection laban sa dengue virus at saka ng leptospirosis. Chubby Martin Oy, sang Bacolod City. Toto Chubby, maayang aga sa inyo da. Always listening to your program Monday to Friday from Tano Discaliar Piscos.
kababayan, ay hatid sa inyo ng ating napakasarap at napaka-effective na healthy coffee, ang Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee. At alam nyo, malimit umuulan ngayon at sunod-sunod ang mga pag-ulan, no, sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Kailangan protektado tayo palagi, no? Uminom ng maraming tubig, no? Huwag kayong makalimot na uminom ng maraming tubig. At siyempre, hatid din sa atin ang ng Flux Probiotic Soap, na nagbibigay sa atin ng 24 hours 7 days a week na proteksyon sa ating balat laban sa kagat ng lamok na nagdadala ng dengue virus, no? Yung tubig na madumi na mayroong leptospirosis, at maganda rin ito sa maintenance ng ating skin, ng ating balat, para po ay blooming, makinis at kaakit-akit ang kanyang kagandahan. Yan, ang ating Skyscrapers Beauty Soap. Yan. Okay, makinig muna tayo ng isang testimony, no, from Bacolod City, para po ay ma-appreciate natin itong mga natural na iniinom natin. Okay? Sandali lang, ha? Dahil marami tayong pwedeng mapakinggan ngayon. Oh? Ito po. Umaga. Mayang aga man. Oh, ano, ang complete name lang natin para mabatian. Teresita Bermudez. Saan? Silinhong, Fortune Town, Bacolod City. Ilang taon na tayo? Daw 16 years old. Mag 80 years old ka na. Oh. Sa next year pa ko siya. Hindi okay. Na ko mang binuting, nadlok. Kaya ano, may pamangkot lang ko sa iyo. Ano ang mga experience mo sa mga natural na ginabakal mo diri sa aton center sa Bacolod, kag ang imong experience sa Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee bala? Okay gid kayo kay inang kanami dya. Mm-hmm. Kaya kapin pang inom ko yung agahapon na yan. Parte ka gasto. Oh, okay. Sabi mo, inaanuan ko na sa mga bata, na ang kagasto din sa imo. Oh. Iko, pwede mo na kung hindi ko pagpadalaan kwarta. Ano, inom kape eh. Tula ka mo kabalong ha. Kung yan sa buong yung lawas, ang ginapalabi ko. Plus, ang gintilawan ko man nga i-drop ang alkaline, nagnami ang mata ko. Ang pagid na nga ko. Pero, gina pangabuyo o pa nga makabakal di ko sina kaya mo ginalamian. Oo. Oh, kaya karon. Nabi kaya mga natural eh. Oo. Oh. Kay sa totoo lang nang ihambal ko lang diikot sa imo hindi ang nagdigat ko po yung ginagamit. For 28 years na wala ko gagamit sa butika. Mm. Puro tanan natural. Ginagamit ko. Taa mo gali na yung musikrito nga nag 80 years old ka na. Hindi man ang sobra ako maliit. Oo. Oh, oh. 79. Di ba? 79. Sa February 28, maging 80 na ako. So makadawat ka na sang government. Kataan ko naman yun. Oo, oh, government assistance. Masibra ko siya magpati. Oo, okay daw, 60 years old ka pala. Eh, ako napasalamatan ko sa una. Ang Ginoo ko, mapasalamat ko na siya. Plus, ang mga natural na ginagamit ko, labi na gina ang coffee ni Coach. Pipila na ka-box na bakal mo rin? Pipila na rin ka-box. Isa kami sa duwan. Kundi bakal mo kwan, duwa ka-box. Nga, walo ko. Walo pa. Pero, nag-improve ang imo nga skin complexion. Nagputi ka. Tapos, tagaan ko pa ng neighbor namun, Coach. Ito telawin yun ni Balaho. Kay kanamit siya nila kami. Kaya ikaw, bladahan ko kagising natukiban. Kuti, siyempre, ay pala pamati. Mata sa mga mayang balita mo. Pala. Tiyano masiling mo sa mga pamati karon sa DYRL?
ay di amo na gani kasi pumati ikaw mo sa URL ka doon ugi ka mo sa makuha nga parte sa ikayong lawas sa akon nga program sa program ni Coach Mahilom na thank you guys sa inyo ay ako no absent kay ko everyday bisan ano ubra ko ya di chocolate dalagan sa lamisa ka pag abres ang diamo na iyang testimony na sa umaga talagang nakikinig siya araw-araw ng ating programa. Hindi niya makakalimutan na makinig sa programa ni Coach Eddie Mahilom. At umiinom din siya ng ating Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee. Ito yung mainom taan na engineer. Tumayong higop mo sang kapiling nga. Ay, hindi niya basta-basta lang nga kape yastan. Ini ang Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee. Hala, pareho ta sa ginainom, Leng. May ari inisang napulo ka natural ingredients kagadamo sa mga benefits sa atong lawas. Sugod nga nag-inom ko balastan sa niya. Nadulang ako nga acid reflux, heartburn. Nagnubo ang ako nga blood pressure. Kag hindi na ko constipated. Mayo man sa pakigbato sa high cholesterol, diabetes, kag obesity. Kay excellent source inisang fiber kag antioxidants. Kag may L-carnitine pa nga naga-enhance ang aton physical performance. Abi bang pungko na di kayo yung mainom na to sang Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee? Basta Healthy Coffee, Coach Eddie. Yung ating Flux Probiotic Soap sa dealer's price, may discount man ka mo. Kag ang SRP ta sini is 160 pesos. No, 160. Depende na yan sa ibang mga dealer kung magkano binta nila. Basta yung SRP natin ay 160 pesos. So may promo po tayo ngayon. Bumili kayo sa ating mga centers, sa ating mga yung mga dealer natin nagtitinda yan. Pero yung mga dealer, merong papromo tayo. Pati na yung ating Skyscrapers Beauty Soap. So, ang pag-uusapan natin ngayon, kanina pinag-usapan natin ng kanina pang umaga, mga alas 8 pa, nagsisimula na yung programa natin dito eh. Dahil lang ating programa from 8 a.m. until 12 noon ito. Now, kung gusto nyong ipagpapatuloy ang pakikinig sa aking programa, maaari po kayong makinig sa ating live streaming video sa Facebook. I-add po or i-search ninyo yung aking pangalan, Mahilom Eddie, at tuloy-tuloy ang pakikinig po ninyo ng ating programa. Now, yung ating pag-uusapan ngayon ay patungkol po sa kahalagahan ng tubig, no? What's the big deal about water? No, ano ba ang nasa tubig? Bakit ginagamit natin na pang home remedy ang tubig? No, importante ni. Now karon, napakasimple lang po ang tubig, no, or ang tubig. One of the basic need na kailangan natin araw-araw ang tubig. Na kung minsan hindi natin napagtuunan ang pansin. At dahil diyan, maraming nagkakasakit dahil sa kakulangan ng tubig. Eh, sa Metro Manila nga eh, nag-away-away na ang mga tao dahil sa kakulangan ng supply ng tubig. Eh, ngayon daw, tumaas na yung level ng tubig sa kanilang mga dam. So, medyo nasusolusyonan na ang problema sa kanilang supply sa tubig. Pero, yung ating pinag-uusapan ngayon ay kumukonekta sa ating kalusugan. Now, kahit na ito'y pinakasimple lamang ang tubig, kasi maraming hindi naniniwala eh. Yung iba dyan sa sinasabi nila, ha? Meron bang magandang ibibigay na kahalagahan ang tubig sa katawan natin? Eh, tubig lang yan. Tapos sabihin mo nga ang imo nga mga problema sa lawas mo or kondisyon mo madula. Hindi man ay bulong, tubig lang man ay. Iba-iba ang yung iba hindi naniniwala diyan. Kasi ang akala nila tubig lang 'yan. Pero alam niyo ba, simula nung may mga nag-uumpisa na at naniwala dito sa water therapy, unti-unti pong nanunumbalik
ang kanilang magandang kondisyon. Unti-unti nanunumbalik yung kanilang magandang kondisyon. Water is the very foundation of our life. Bakit? Bakit ang tubig ay pundasyon ng ating buhay? Kasi 70 to 90% ng ating katawan ay tubig. Kaya pag nakaka-experience tayo ng dehydration or kakulangan sa tubig sa ating katawan, magkakaroon po ng hindi magandang kaayusan. Magkakaroon tayo ng iba't ibang mga problema sa katawan. Now, kapag tayo po ay nagiging aware sa kahalagahan ng tubig, mararanasan natin ang magandang kondisyon sa ating kalusugan. Hindi pa huli ang lahat. Pwede pa nating umpisahan ulit ito. Ang tubig ang basihan ng pagiging malakas ng ating buong katawan. Kasama na dyan yung ating dugo. Alam mo ba, sa dugo natin may tubig yan eh. Ang tawag sa medical term sa tubig na nasa dugo natin ay plasma. Magkaiba po yung plasam and plasma. Plasam is muscle. Plasma is water in the blood. Alam mo ba kung ilang porsyento ang tubig na nasa dugo natin? 90%. Buong katawan natin, 70% ang tubig, no? Pero sa dugo natin, 90% ang kanyang kailangan na tubig. Pati na sa ating mga lymph nodes. Ang ating mga lymph nodes ay part ng ating immune system. Now, if you drink enough water every day, kapag umiinom tayo ng 2 hanggang 3 litro na tubig araw-araw, magkakaroon ng lakas ang ating immune system, itong ating mga lymph nodes, na labanan ang mga infeksyon na papasok sa ating katawan. Pati na yung ating digestive system. Nagkakaroon tayo ng indigestion, nagkakaroon tayo ng digestive problem, hindi kagad natutunawan ng ating kinakain. Ang dami nating problema sa sikmura dahil sa kakulangan ng fluid sa ating digestive system. Kaya nga, isa sa mga sikreto upang mapabilis or mapapabilis ang pagtunaw ng ating kinakain, uminom muna ng tubig bago kumain. Kasi may mga tao na habang kumakain, umiinom ng tubig. Habang kumakain, umiinom ng tubig. Hindi rin yan maganda kasi nahihirapang mag-digest ang ating digestive system. Kapag kumakain, subo, tapos inom ng tubig, subo, inom ng tubig, hindi rin maganda. Magandang proseso, no, o paraan para mapapabilis ang pag-digest o pagtunaw ng ating kinakain, mga kababayan. Iinom muna tayo ng 2 basong tubig o 1 basong tubig bago kumain. Dahil pag hindi tayo natutunawan ng ating kinakain, ang bilis nating nagugutom. Oh, nararamdaman na kagad natin yung hapdi ng ating sikmura na parang kakakain ko lang tapos gutom na naman. May mga tao na ganyan dahil hindi ka natutunawan. Isang palatandaan na hindi ka natutunawan, yung mabilis kang nagugutom. Kakakain mo lang, gutom ka na naman. Lalo na ngayon, tag-ulan. No? Ang sarap kumain ngayon. Eto, ugaliin po natin na uminom ng 1 basong tubig bago kumain. Alam mo, yung pagtaas ng ating blood sugar, yung pagtaas ng ating ating acid, or kung minsan nararamdaman natin yung hyperacidity or gastritis, yan ay dahil sa kakulangan ng fluid sa ating digestive system. Nagsisimula ang lahat ng mga yan dahil sa digestive problem or digestive disorder, dahil sa kakulangan ng tubig. It is critical for the transportation and absorption of nutrients as well as for the elimination of waste. Ang tubig ay pinaka-importante at mahalaga sa
pag-transport o paghahatid ng mga nutrients, vitamins, minerals, oxygen, red blood cells, platelet, hemoglobin, at iba pa na nasa dugo natin. Alam mo, uulitin ko. Ito po ang nasa dugo natin. No? Number one, the plasma water. Number two, nandyan po yung ating white blood cells sa dugo natin. Nandyan yung ating hormones. Nandyan yung oxygen. Nandyan yung red blood cells. Nandyan yung hematocrit. Nandyan yung platelet. Hematocrit, hemoglobin, platelet, ito yung mga solid form of the blood, no? Ito yung nagpapatibay ng ating red blood cells. So kung may problema ang platelet, may problema ang hemoglobin, may problema ang hematocrit, magkakaroon ng problema ang ating red blood cells. Nandyan pa yung oxygen, nandyan pa yung nutrients, vitamins, minerals. Nandyan sa dugo lahat. Now, kung meron tayong dehydration or kakulangan sa tubig, hindi tama ang supply ng tubig sa ating dugo, nahihirapan mag-absorb ng mga nutrients ang ating katawan. Kaya magiging walang silbi ang mga iniinom mong mga food supplement, ang mga kinakain mong gulay at prutas kapag walang absorption dahil sa kakulangan ng tubig. Naintindihan nyo ba kung gaano kahalaga ang tubig sa katawan natin? Kaya maraming mga tao, araw-araw kumakain ng gulay, kumakain ng prutas, kulang naman sa tubig. Bakit parang walang hindi tumatalab yung mga sustansya at bitamina sa aking katawan? Ang katotohanan, mga kababayan, ay dahil sa kakulangan ng tubig na ating iniinom. Kaya kung minsan tinatanong natin yung mga tao na lumalapit na maraming mga problema, umiinom ka ba ng maraming tubig, Nay? Umiinom ako, 2 baso lang, 1 baso sa umaga, 1 baso sa hapon, yun lang. Kasi nahihirapan ako pag maraming iniinom, ihi ako ng ihi. Kaya napipirwisyo yung aking pagtulog, or pag ako po'y nakahiga na, bangon ako ng bangon, kasi ganito ganyan. Sabi ko, kaya pala, na nanghihina ka. Nanghihina ang katawan mo kapag kinukulang ka ng tubig. Ha? At upang, kaya maraming mga testimony ng mga gumagamit ng ating Mount Zion water machine, ang sabi nila, gumaganda na raw yung kanilang pagbabawas. Yung dati-rati, constipated sila. Meron silang constipation o nahihirapang dumumi o magbawas, ngayon okay na. Nang dahil yung kanilang dumi ay nagkaroon ng tinatawag na hydration. Kapag dehydrated ang ating dumi, mga kababayan, matigas po ang pagpuwersa mo niyan or napakahirap ilabas yan. No? Naintindihan nyo ba? At hindi lang yan, no? Ang tamang pag-inom ng tubig araw-araw ay nagpapaganda ng temperatura ng ating katawan. Kaya kung minsan pag may lagnat, painumin lang ng painumin ng tubig na hindi malamig. Lalo na kung ang tubig mo galing sa ating Mount Zion water machine or yung ginagamit nating tri-pole water filter. Dahil itong tri-pole water filter natin, kahit wala kang Mount Zion water machine, pwede kang sumunod sa ating water therapy. Ang kagandahan dito sa ating water filter na 3 cartridges ang nandyan, 3 cartridges. Yung isa, water softener. Yung isa ay nagfi-filter ng mga sediments. Yung pangatlo ay carbon filter.
yung water siphoner, pinapaganda niya ang kondisyon ng tubig. Kasi ang tubig sa atin dito sa Pilipinas is a solid water. So, ang ginagawa... Yan. Dahil mataas ang calcium deposit sa tubig natin, kaya hindi natin maiwasan na may mga namumuti sa mga sisidlan ng ating tubig. Hindi po yan dahil sa chlorine. Mali po yung paniniwala ng iba na yan ay chlorine. Eh yung sa probinsya nga namin eh. No? Yung aking lula, merong takuri. Eh wala namang chlorine ang aming tubig eh. Kasi sa bubon lang kami gakwa. Sa Atabay, rami manguha og tubig. Pero ang takuri tungod sa kadugayon nga sigig pabukal og tubig na ay murag siminto nga nagbagtok. Unsa man na siya kanang nagputi? That is a calcium mineral. Actually, ang calcium is very essential for our bone development or bone growth. No? Ito po'y nagpapalakas ng ating mga buto. Kaya isa sa mga problema sa Middle East ay yung panghihina ng mga joints and mga yung bone density ng mga tao doon. Marami pong ganyan doon sa Middle East. Kasi ang tubig nila walang mineral eh. No? Dahil sa maraming dinaanan na filtration, natanggal yung minerals. Pero hindi rin maganda ang sobrang taas ng mineral content. No, ating tubig sa gripo, kapag dumaan yan sa ating triple water filtration, and this triple water filtration can also alkalinize your water. Meaning, yung mga substances na maaaring magdudulot ng pag-increase ng acidity level sa ating katawan ay tinatanggal. O, pati na yung mga parasites, fungi, bacteria, viruses na nasa tubig, tinatanggal ng ating triple water filtration. Mura lang yan ngayon kasi promo price, pandemic sale. Ang presyo natin yan is 12,000. Kasi tayo lang po ang merong 0.001 microns. Yung iba, hindi po 0.001. Kaya parang tubig gripo pa rin ang iniinom mo. Samantalang ito, ang ating triple water filtration, kino-convert niya ang tubig into alkaline. Mas lalo na pag dumaan pa yan sa Mount Zion Water Machine. Ang Mount Zion Water Machine naman ay sinasynergize niya, no? Meron siyang tinatawag na synergistic process or effect. Unsa may buti pasabot anang synergy? Mura bang 1 plus 1 equals 3? Okay, 2 plus 2 equals 5. Now, 5 plus 5 equals 20. Oh, yun na. Mudubli, mu-increase ang oxygen level. Actually, ang tubig naanan na siya hydrogen and oxygen. Double H or H2 and O1, oxygen. Oxygen is O1. So, itong dalawang itong elemento na ito, kapag pinag-isa o nag-combine ang hydrogen and oxygen O1, H hydrogen 2 and oxygen O1, pag pinag-isa yan, magiging tubig. So yan ang importante sa ating body cells. No, ang mga nutrients and vitamins, minerals na ini-intake natin o kinakain natin araw-araw is good for our metabolism and our immune system and all parts of our body. Pero ang pinaka-importante para sa ating cellular repair, dahil dito nagsisimula ang lahat eh. No, kung may mga causes of sicknesses, diseases, nagsisimula yan sa damaged cells.
No? Kaya doon tayo pupunta sa pinaka-cause or pinaka-root cause ng mga problema sa katawan natin. Maliban na lang kung ito ay isang demonic attack and due to lifestyle. Kasi may mga karamdaman na hindi galing din sa pagkain. May karamdaman ang tao dahil sa kanyang, dahil sa atake ng demonyo. So kapag inatake ka ng demonyo, no one can, no medicine, no amount of medicine, no amount of medical protection could heal or treat a patient. Only God. I am not a religious person. No, I am not here to promote religion. Gusto ko lang na i-share sa inyo ang mga ganito. Kasi pinag-aralan ko eh. No? May mga karamdaman na dahil sa mga infectious organism. May karamdaman na galing sa lifestyle natin. May karamdaman na galing sa demonyo. Oh, tatlong dahilan yan. So, may karamdaman din dahil sa pagkasira ng ating damaged cells. So, malalaman mo yan kung ang sakit mo ay galing sa lifestyle natin or sa damaged cells. Kasi pag gumawa ka ng mga natural remedy or medical treatment, gumagaling ang pasyente. Pero kapag atake na ito ng demonyo, kahit anong gamot, kahit sino pang pinakadalubhasang doktor ang mag-ano sa'yo, mag-asikaso, hindi ka gagaling. Because that is not an ordinary disease. Disease is disease. Oh, hindi ka mapapakali. Okay, inom muna tayo ng kape aron na mas mulami ang atong kabuntagon mga higala. Naaba kay pahinomdom di as kape engineer? Sige. Inom ta tag kape engineer. Tumayong higop mo sang kape leng ah. Ay hindi niya basta-basta lang ang kape yastan. Ini ang Coach Eddie 10-in-1 healthy coffee. Hala, pareho ta sa ginainom leng. May ari ini sang napulo ka natural ingredients kagadamo sa mga benefits sa atong lawas. Sugod nga nag-inom ko balastan sa ni, nadulang ako nga acid reflux, heartburn, nagnubo ang ako nga blood pressure, kag hindi na ko constipated. Mayo man ni sa pakigbato sa high cholesterol, diabetes kag obesity kay excellent source ini sang fiber kag antioxidants kag may L-carnitine pa nga naga-enhance ang aton physical performance. Abi pang pungko na di kayo yung mainom na to sang Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee. Basta Healthy Coffee, Coach Eddie. Ate Fred, ikaw ni? Abi ko mag-isang daga ha? Kura buyag ha? Mabuyagan ta? Maybe face ka mag-iapong tanawon bisan pa mo sa imong pangidaron? Tungod kini sa akong sikreto. Ang Flux Probiotics Health So, aduna kini natural nga sangkap for all types of skin. Mapatay sa kagaw, hinungdan sa baho, sa lawas, o infection sa panit. Aduna kini lactobacillus, CMD, o citronella herb extract. Aduna pabili flawless, hinsog, batang tanawon ng kutis. Sama na ko! Flux Probiotic Health So, ang tubag sa imong mga pangutana, aron pabiling flawless, hinsog, o batang tanawon ng kutis. Feeling germ-free pa. Tungod kay aduna kini botanical extract in a probiotic formula. Ang Flux Probiotic Soap mapalit sa La Nueva Pharmacy, Purchasers Pharmacy, Diddings Pharmacy, July Pharmacy o sa Tanang Butika. Uy, Saira, ikaw ba yan? Hindi mo na ba ako nakilala, Donna? Dalawang buwan pa nga lang tayong hindi nagkikita, hindi mo na ako nakilala. Siyempre, bigla ka naman kasing sumeksi. Ano naman ang sikreto mo? Alam mo, Donna, hindi ito sikreto. Palagi lang akong umiinom ng Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee. Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee? Tama! Ang Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee ay may iba't ibang sangkap na magbibigay ng kagalingan sa ating katawan. Talaga? Tulad ng green coffee, non-dairy creamer, L-carnitine na tumutunaw sa taba ng ating katawan na siya namang magko-convert to energy. May stevia at mangosteen na makakatulong sa kagalingan ng ating pangangatawan. Green tea at maging green barley, may sangkap din itong Robusta Coffee, collagen, at Psyllium Husk. Ang Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee ay iba sa ibang mga kape.
Kaya kung gusto mong maging malakas palagi, gaganda ang katawan, at gusto mong kuminis ang iyong balat, uminom lang araw-araw ng Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee. Mas maigi kung maging dealer ka na rin ng Coach Eddie 10-in-1 Healthy Coffee dahil bukod sa malakas ng iyong pangangatawan, kumita ka na, magiging sexy ka pa. Alright, oh, kung gusto nyo mag-dealer or mag-member to enjoy more discounts and promotion, kasi may mga libre-libre manta, pwede ka mo magpa-member. Ang membership ta dra sa Bacolod 4,500. Amo man ang aton membership sa ibang nga lugar, no? Sa Davao City. So pasensya na gyud Ma'am Ayong. Wala ta magdali Ma'am Ayong. So Ma'am Lucrecia Ayong gusto na unta ni mag-stockist unya unsaon man nga na lockdown man ang ilahang lugar diha sa Buhangin. So ningon siya coach until December 31 pa man di man makagawa sa mga senior citizen. Paabutol lang nato Ma'am Ayong kanus-a makagawas ang mga senior citizen kay maomang yung mando ni Mayor Sara Duterte. Untay mahimo sunod lang yun ta. No, the best prevention and the best way to fight diseases is follow the guidelines and the rules and the law. No, because we cannot change the law. Dili ta pwedeng ang balaod maoy muuyon kanato kundi kitay muuyon sa balaod. Okay, maayong buntag. Salamat sa mga taga Bacolod o sa mga taga Bantayan Island. Actually, naatay stakis diya sa Bantayan Island si Ma'am Leia Tayaktak. Daghan pa ba kag stakis diya, Ma'am Leia? No, sa Leyte, naapuntay daghang mga stakis o sa ubang mga lugar. So, kinsa itong ganahan, mag-dealer. No, if you are, naigapangutanan ako, Pamplona, Tanahay, pag-dealer mo para kamo ang mamaligya diha. Mas may nang ikay mag-una para tanan nga naminaw nato diha sa Pamplona o Tanhay, diha sa Negros. Anha, palit ni mo kay ikaw may dealer na diha sa inyong lugar. So, strike while the iron is hot. Okay, wala tayo igong oras mga higala. Kita mo pa, kuha na, mo paalam na, or manamilit na sa tanan na to, mga listeners. Unya, ay mo kalimot ha, sa pag-subscribe sa atong YouTube channel. Unya, nakapadayon gihapon ang atong Facebook Live karon. Padayon ang atong Facebook Live karon mga higala nga pwede ninyo i-search sa inyong mga cellphone Coach Eddie Mahilom. Good morning and go with God because God goes with you. Okay, tuloy-tuloy ang atong programa niining adlaw Miyerkules. Wednesday. Happy Wednesday everyone. It's December 16, 2020. Live gihapon ko ninyo nga makauban hangtod alas 12 sa udtong tutok sa nagkalain-lain nga mga istasyonan sa tibuok, Kabisayan ug Mindanao. Ang atong programa worldwide, nationwide and netwide. Netwide tungod kay naatay Facebook Live. Kadtong mga lugar nga dili maabot sa akong signal, pwede mo nga mo monitor or pwede mo moadto sa Facebook. Tanaw gani ninyo nga murag karap-karap ang akong programa, adto mo sa Facebook, unya inyong i-bluetooth sa inyong speaker. Pagpalit na good mo og kanang mga speaker karon, naa na man siya bluetooth function, built-in na man siya. Naana, pakapin na siya sa tanang mga bago nga speaker. Ya, inyong i-bluetooth. Oh, naana mo'y radyo. Magkapaminaw na mo sa akong programa. Klaro kayo diha sa Facebook. Kung ga-problema gyud mo sa signal sa inyong area. Di man ato na makontrol gud. Labi na kung magbagyo-bagyo, maghangin-hangin. Naay panahon nga ang atong signal maapektuhan. Di gyud ta maka-maintain nga klaro kayo. Na ipanahon nga klaro, na apoy panahon nga karap-karap or karat-karat ang ato ang programa. O na akong gihangyo nga akong naamoy kwarta, pagpalit mo og mga speaker nga pwedeng i-connect sa cellphone through Bluetooth function. Bluetooth. Para klaro ang akong tingog o akong istorya. Walay kuanon, wala na'y lisod garon kahit high-tech na kayo ta.
So, maayong pagpaminaw sa atong mga avid listeners diha sa Zamboanga del Norte, diha sa Manukan, sa Liloy, Zamboanga, maing buntag nyo diha. Buenos dias, amigos, amigas. Sa mga listeners po nato diha sa Palo, Leyte, Southern Leyte, maadyong buntag ganinjong tanan, maupay na aga. Sa atong mga listeners usab, diha sa Surigao o Siargao, Dinagat Island, Marajaw Jaon, iton kabuntagon. Sa atong mga listeners usab, diha sa Bohol, sa mga isla, maadyong buntag, kaninjo. Sa atong mga listeners usab, diha sa Negros, nga mga Ilonggo, nga naminaw karon sa Light FM, maayong aga sa inyo, mga tuto kaginday. Iyuman sa atong mga listeners karon sa Maasin City, pinaagi sa DYDM FM, ano, AM band, Maasin City, maadyong buntag. Naaman tayo stakis diya si Rebecca Salar. O, daghantag mga dealer diya, sila ni Homer Grigana, sila ni Silverio, si Sir Silverio. O, ako lang ang basahon unya mga pangalan sa atong mga dealer o stakis. Unya, sa atong mga listeners, usab diya sa Siquijor, sa Larina, San Jose, sa asa paman. Tanang mga lugar diha, Talingting, maing buntag Siquijor, maing buntag Dumaguete City, Valencia, Bacong, diha sa Dumaguete, unahan sa Dumaguete, diha sa Dawin, nga sigig paminaw sa DYMD Energy FM. Sa mga listeners po nato, gikan sa Sambuan, Bato, diha sa Santander, klaro biya kayo akong programa diha. Iniining DYMD Energy FM Dumaguete. Daghantag mga listeners diha. Unya, diridapit mo manaog ta sa unahan sa Sambuan, madungog na pod ang atong programa pinaagi sa Voice FM. Alas 10 hangtod alas 11 na ang Voice FM. Unya, sa mga taga Alegria, ang atong programa madungog babati ninyo gikan alas 10 hangtod alas 11 pinaagi sa Alegria FM. Unya, inig ka alas 11 hangtod alas 12 mapaminaw na usab ko ninyo sa Light FM. So duha mo ka oras makapaminaw nako. Kusog man ang Alegria FM dito sa Balabagon. No, diha sa Balabagon ba? Maing buntag Balabagon. Sa atong mga silingan, mga pariente diha, labi na kang Konsehal Tyron Tabanyag ang atong kuan diha in charge sa distribution sa atong mga stocks gikan sa Barili hangtod sa Malabuyok Hinatilan. Sa akong mga bayaw, sila ni Abit Tabanyag, si Alan Tabanyag, sila po ni Alan, naapod na sila yung mga stocks diya sa SGN Pharmacy, Mercado Malbual. O ang Tabanyag Store, nila ni Ginny o ni Romeo sa Mercado sa Malbual. Yeah, diha po sa Bilin Store sa Balabagon, naapod na yung daghang stocks diha. Sa ilaha po ni Agribit Supply sa Merkado, kay ilaha ni Elvi Tabanyag o Konsehal Serge Tabanyag, naapon na sila yung stocks diha. Kung wala mo makadawat sa kalendaryo, i-text lang ninyo si Konsehal Tyron kay amo itong ipadadaan o linibo ka mga kalendaryo o sa mga dealers nato diha sa Negros. Okay, o sa Tibuok, Cebu, no, Tibuok siyudad sa Sugbo, kay nagpanukad man kita dinhi sa DYAR Sunshine Radio Cebu. Hangtod Toledo City, madungog man ta pinaging Shine Radio o sa radyo natin Balamban Cebu. Number one ang atong programa diha. Maing buntag ninyong tanan, maing adlaw. O, niya, atong buhaton nga inyong i-share ang mga calendars nato. Wala na ibayad ah, dili na siya pabayaran. Oh, ayaw na ninyong ibaligya in town kay libre ra na. Ato nang ipanghatag. Sige, di na ta magdugay mga higala, muchacha na ta. Aron daghan tag mahimo rong buntaga. Ah.
Alright, advance Merry Merry Christmas natong tanan. Hapit na ang atong pagsaulog sa Noche Buena. Ang kapistahan sa bulan sa Disyembre. Sa mga tao nga naa sa pag-ila sa Ginoo, mao kini ang atong paghinumdom sa iyahang panahon nga siya na tao niining kalibutan na. Wala may specific nga date or specific nga adlaw, specific nga panahon. Mas nindot yun nga atong gahinan o special nga bulan ang atong Ginoo. Mohatag maganitag special occasion sa mga wedding anniversary, birthday, groundbreaking, kanang magtukod og balay, no, mag-blessing mga nita. No, niya ang Ginoo na ba? So ato po ng, regardless of our religious affiliation or belief, dili na ito huna-hunaon nga iyan is pagano nga gimbuhaton. Ato ni siyang ideklara nga bulan sa Ginoo. Kung naatay gi-celebrate nga Independence Day during every June 12, no, naapod tay gi celebrate og Osminya Day, celebrate magay tag Osminya Day holiday pa. No, nag-celebrate magani tag kanang Lapu-Lapu Day, nag-celebrate magani ang Pilipinas og unsa pa kanang mga activities, daghang kaayo. Ang Ginoo pa ba ang dili nato tagaan o celebration? Nganong ato pa man ang dibatihan? Nganong ato pa man ang siyang lalisan? O ato na lang na siyang himuon nga special nga bulan? Ang tanang adlaw nindot man i-celebrate kanunay. No? Dili raman sa Disyembre. Pero mas nindot yun ang nahagyoy bulan nga para sa Ginoo niya. Lami man po ning December kay medyo bugnaw-bugnaw. Niya, dili kayo ta-irritable kay way init. Kay kung atong i-celebrate og ting init, ma-irritable man ta. Yeah, samot nagwa tay kwarta. Wa tay kapalit. Oh, sa puto na ta. Ya, init pa kayo. Samot. Magbukal-bukal ang atong dugo. Ngayon ang December kay bisag wa tay kwarta. Ya, kay bugnaw ang panahon. Kalmado ra gihapon. Okay. Pwede ta ako mag-bluetooth code sa Edimahilom. Galing lang kay magkuyog man ni ang signal sa radyo o sa Facebook nako, sa live ni mo. Paita ni Lugaraha, oy, kaari naman ka diri si Sir Tyron, gika ni Percy Pirales ang atong dealer sa Barili, Cebu. Pwede pagngunin mo ang radyo, ma'am, niya ang bluetooth mo imong patingugon. Di ba? Simple lang. O kung ganahan ka mag-radyo, pagngunin mo ang imong speaker. Pili lang ka. Di pwede nga mamangka sa duha kasapa. O sa usa kasapa. Hello, coach. Merry Christmas from Geraldine Gatchalian, ang atong station manager sa Voice FM Pamplona Negros Oriental. Good morning, Coach Ed, from Turing Tusoy Doidoy of Sierra Bulyunis, Bohol. Salamat sa inyong mga greetings. Okay, ang atong discussion kagahapon nag-hisgota about sa benepisyo sa Mount Zion Water Machine. Akong i-explain ninyo kung unsay meaning sa Mount Zion o akong pasabot ninyo nga kining atong Mount Zion is branded. Unya naatay lifetime nga technical support. Naagyod tay kuan ani kanang registration. Oh, nagbayad po tag buhis ani. So tanan ni comply ta sa mga laws and regulation. Dili ni siya tambal ang Mount Zion. Dili ni siya tambal. Basig mo yung mo nga tambal na, dili. Di po ta makatawag nga kaning dili na to pwedeng tawagun nga food supplement.
Okay, usa kini ka device. Pareha ra ni siya og kanang water dispenser ninyo nga naay hot and cold. Pareha ra ni siya og cellphone. Pareha ra ni siya og television. Nya duna kini mga approval sa international agencies and even here in the Philippines. Naana siya sa manual, makita na ninyo nga kining atong technology is being approved here in our country. And not only here in the Philippines, it is also acknowledged in other countries. Okay? Good morning, coach. Greet lang ko nila ni Idring, Aday, Alia, Ethel, and Rojane. Nga naminaw ni mo, coach, while naniod to diri sa Alegria. Gika ni Charito Riponte Habierto. Way sa pa yan. Mayo kay nagsige day mong paminaw na ko niya. Ayaw mong kalimot ha, sa Alegria FM. Naabi po tadi ha. Nagsige biya tadi ha. O yaw-yaw po alas 10 hangtod alas 11 niya. Monday to Sunday yun na. Lunes hangtod Domingo. Salamat ni Sir Rudy Tranghia, ang atong station manager sa Alegria FM, sa paghatag og higayon o oportunidad na kita madunggan gikan Lunes hangtod Domingo alas 10 hangtod alas 11. Inom sa tubig kay murag ni uga akong tutunlan. Good morning, coach. Unsa may angay buhaton nako, coach, if usahay dili nga dili malikayan, coach, makakaon ko og mga mantikaon. Nya inig kahuman ana, coach, maglain akong tiyan. Ilabi na sa may kutukuto na dapit, coach, mga 2 months nako ugma puhon, coach, sa akong operation sa gallbladder. Salamat, coach, and advance Merry Christmas kanimo. Di mangunato na malikayan ang mga oily foods. Di pong kakalikay sa oil, kay naanda naman na nimo. Pero kung madisiplina imong kaugalingon, nga di gyud ka magsigig kaon og mga mantika, na ay mga healthy fats like sesame oil, okay na siya. Or flaxseed oil, pero medyo mahal-mahal na, kinaaman na sa mga health store or naagay na sa mga supermarket po ang sesame oil. Pwede na nimo gamiton. Or olive oil. I-try na siya. Kay di man na siya pareha og mga ordinary nga cooking oil nga maka-kuan gyud kaayo. Ano bang maka-trigger og mga abnormalities sa atong abdomen. Ang atong gallbladder is responsible of producing bile. B-I-L-E. Unsa man ning bile? Bile is apdo. No? Ang atong apdo, doon na kinisay, it is composed of blood and or bilirubin. No? Bilirubin and other mga kuandiha ng na-involve no sa atong kining unsa ni sa atong apdo. Ang purpose sa apdo is to break down fats, oils and protein. Siyempre, ang imong operasyon kay gihiwaan man ang imuhang bile duct, no? Bile duct, no, ang tubo nga agianan sa apdo. Gihiwa man na siya. Ya di man na pwede tahion according to my close friend nga surgeon. Kay mutak-om ra man siya balik. Ya 2 months pagog ka giopirahan. So inig detect sa imong gallbladder nga naa kay gikaon nga mantika. Naa kay gikaon nga karne, ang imong gallbladder mupadala na yun na siyang apdo. Kay ang trabaho sa apdo
mauman ang pag hilis or pag-convert sa imuhang mantika, sa imuhang protein, sa karne into glucose, no? Ang mantika, ang karne, ang protina, ang tambok, i-convert na into sugar. No, ma-convert na into sugar. Gani, ang first stage yun ana is alcohol eh. No? Sa mga biochemist. Nawala ko na akong tingog sa DYAR basig naputol na pong linya dito sa transmitter. So ay ko nung tawag dito sa transmitter engineer kay naputol ko na akong linya sa DYAR. Ha? Yeah. Mo to. So ang trabaho sa bile usbon ako mo breakdown siya sa fats, oil, and protein. Og ang iyong trabaho is to convert these substances into sugar or alcohol. No, mauna siya nga ang pagka-alcoholic dili ra sa pag-inom og kining ilim nung makahubog. No? Ang karne is also sa mga biochemist, kahibalo na sila, mahimo na siyang alcohol before na siya mahimong sugar. So kung palakaon kag karne, mura na po kag palainom og alcohol. And ang alcohol will be converted into sugar. So kung diabetic ka, minor-minor yung gas karne. Unya, inig ka, himo na ana niya nga glucose or sugar, i-process na siya sa atong cellula, dadoon na dito sa pinaka-inner part, no? Pinaka-tunga-tunga nga bahin sa atong cellula, which is mitochondria. Kining mitochondria, mauni siya mo process sa sugar. Nga iyang himuong enerhiya. Our cells inside our body will produce energy. Muhatag siyang enerhiya sa atong lawas. Muna kung makakaon ka og karne, makakaon ka og tamis, makakaon kag tambok, makatabang na siya nga mura kag mapiskay. Ang problema lang kung sige kag kaon og karne, sige kag kaon og tambok, sige kag kaon og sugar, nga dili ka mag-exercise, wala kay body movement, sige ra kag lingkod, sige ra kag higda. Oh, labi na sa lockdown, wala tay exercise kaayo kay bawal mo gawas. So unsa may mahitabo, musaka imong sugar kay wa man magamit. Musaka imong fats, musaka ang imong protein, no? Iwa man ma-convert, wa man magamit. So kanang chacha music nato, mao na siya stationary nga exercise ninyo eh. Sa balay. Pasalamat mo nga na atay program nga mo reach out ninyo, mo kabuot ninyo. Nga dili na mo mangita pa nga asa man ta mo exercise. So you can do your exercise at home by just listening my program. No, pinaagi sa pagpaminaw. Ano man ni akong tutunlan nga mura mag nai ni sulod nga ako inom sa tubig. So, dili gyud na kalikayan, ma'am, nga mo ngol-ngol pa na ang imong gallbladder. Ipasabot lang ta mo. Kay bago pag gi-operahan, ayaw mo pag-expect nga og maoperahan ka inig after 1 month na ayo na. Bisang pag maingon ka nga okay na imong paminaw, lagsik na ka, ang imuhang kuan diha, kanang samad sa sulod, wala pa na maalim o maayo. So naapag yun ay tendency nga, mungol-ngol. Ako gani, 3 years man gani, nag-ngol-ngol ni akong kilid kay naupirahan ko sa una o appendix.
appendix due to appendicitis, inflammation of my appendix organ. 3 years ko, magngulngul ni siya, basta magulan. Pero karon wala na kay nagsige man kong inom o ganang mga natural nga makapaspas og alim sa unsa ni sa operasyon. Unya di po ko kapangal sa ugbugat. Kay kung mangal sa ko ugbugat sa una, magngulngul po niya akong kilid. Muna di na kay sa una, kaya na ko mupasan o uskasako. Usara ka, bit-bit na ko. Kaya na ko na. Sukad nga naoperahan ko sa akong appendix, di na ko kadaog o uskasako. Daghan yun na usab. Sa una nga, wa pa ko maoperahi sa appendix, ang mga 3 rounds, 4 rounds nga tuyok sa Abiliana National Complex, kaya ra na ko. Karon 1 round lang, wa na. Hangako na ko sa akong kuan, kanang usan eh. Di na kaya. Di na kaya. Inanawa na, daghang kay kausaban. Moingon ta nga, ang atong appendix is dili kayo na siya importante, but you know, if you studied the structure of or the function of appendix, no, tanan-tanan man tay appendix, kung mahimo na siyang sakit, ang tawagan na is appendicitis. No, dako siya kuan, dako kay siya tabang yun actually sa atong lawas. Nya dunay mga study and research about appendix. Nga kining atong appendix mo produce da ini siya og good bacteria didto sa atong large intestine. Mura ni siya og kanang balayan sa mga good bacteria ba or gitawag natong mga microflora. No, microflora meaning micro meaning very tiny invisible to our eyes nga mga organism. Mga friendly organism ni sila nga mutabang sa pag-maintain sa atong kaayuhan sa panglawas na to. So ikaw nga bag-o pa na operahan, mas labing maayo nga mulikay lang usa ka sa mga bawal. Wa man tingali mawala nimo kung mulikay lang ka, di ba? So mas maayo hinuuna nga dili ka magsigikaon og mga mantikaon, ari ka sa mga steam. Oh, ari ka diri sa mga lauoy. Naagani mi kuha, naami sugbaanan mga higala nga. On, di na kinahanglag, kuhaan ka nang usana. Naami gamito nun sa kusina nga di na kinahanglag mantika, magprito na akong asawa. Walay mantika-mantika. Pero inighuman niyag luto, murag yung pinirito. Oh, ha? Oh, na, air fryer, no? Mo-fried siya sa imuhang giluto nga way mantika ay. So, okay kayo, dili kayo mi yon nga sige kaon og mantika. Ako di man po kutig mantika. Mukaon lang ko og ganang pinirito kung naay panahon magluto akong asawa, pero mo-prepare yung go nga mag-utan kanunay. Yeah, mas mayo na kaysa sige na lang tagkaon ng mga mantikaon. Ya, yeah, naa tay diferensya sa lawas. Ang problema manggundi ha, bisa mo ingontag di tamahadlok mamatay. Ang problema diha kay magka-ospital-ospital manggunta. Unya ang pait karon kung ma-ospital ka wa kay kwarta unya COVID pag yun. Ya yeah, di ra bag yung ka i-admit sa ospital o di ka magpa-swab test. So dapat magpa-swab test yung ka before ka magpa-admit kay pareha mo atong nanganakay nga gipasapasa na lang siya kay wa siya swab test. Di nanganak na lang siya sa ambulansya. Oh. Gibalibaran sa ospital. Unay pait karon unya tungod sa pandemic murag ang atong kalibutan kuan na ba, limitado ang ato ang lihok, dili na pareha sa una. So kinahanglan health conscious gyud ta. Mauni ang panahon nga mahimo gyud tang believer sa mga maayong kuan kanang unsa ni. Kining mga natural nga mga pamaagi kay mao man say basic kuan nato
basic foundation of our existence on earth. Dili man ta nagsugod tanan. Even ang medicine nagsugod sa mga herbal. Imo nang tanaw ng logo sa medicine na ay sungkod nga naglikos ang bitin. That is a biblical symbol during the time of Moses nga gipahimo siya sa Ginoo og sungko sungkod nga naay naong sa bitin. Kay adtong time tungod sa pagkareklamador sa mga Israelites, gipangpatay sila sa mga bitin unya para sila maayo ang gihimo pong kaatbang sa pag-ayo sa ilaha is ang sungkod ni Moses nga na ay naglikos nga bitin. So mao na nga ang symbol sa medicine o kaayuhan, sungkod nga naglikos ang bitin. O, wa pa mo kahibalo ana ang uban, wa pa kahibalo ana, pero at least nakasabot na mo nganong na ay logo nga naglikos ang bitin sa sungkod diha sa mga atong mga doktor. O, kung naa kay anak nga doktor, tanawa nang iyahang logo. O, kanang MD, di ba kanang mga MD nga sticker? Makita ninyo nga naglikos na diha ang bitin sa sungkod. That is a biblical presentation. So everything is biblical. I'm not promoting religion. Wa ko mag-endorso og relihiyon because I am not a religious person. Dili ko relihiyoso. Wala ko'y relihiyon. So ang ako lang gisyera na ako na sa inyo ha. So kung hanas mo mubasa og Bible, pwede na ninyo i-search sa Bible kung asa na nga verse about anang bitin nga gihimong kanang bronze or bronze nga bitin nga gihimo ni Moses para sa pagluwas sa mga tao. So ang pinaka mission gyud sa mga doktor is to save and heal the people. Mao na siya mission as a medical practitioner, ang pagluwas o ang pag-ayo sa katawhan. Mabitaw nga niining akong pagpadayon sa pagtuon, inig ma-approve na ning akong application sa medical school. Kay mapadayon man ko pag-eskwela, maini kay pandemic pa. So dali na ko kaayo makasabot, dili na ko lisod pasabton sa akong professor. Sige. Daghan na kog na istorya ninyo. Arita diri sa akong topic mientras na apakoy panahon. About sa Mount Zion water machine. Tagaan lang nato ning mga siguro 10 minutes nga explanation. Ugma na pod ang uban. Now, unsa ba ang naa sa teknolohiya nga gigamit nato niining atong Mount Zion water machine? Naa ni siya sa manual, ako lang ni siyang basahon. Ato ning himay-himayon aron masabta nato. Lisod magugayo ang mga terminologies nga gigamit aning atong manual kay di nato masabtan kung dili ka medical, kung wa kay background sa medical or dili kayo ka kuan hanas mo sabot og mga lawom kayo nga English. Mostly sa atong manual mga kuan mga technical words o mga medical terms ang gigamit. So maglisod tag interpret nay uban di kasabot. So ako ning himay, ato ning himay-himayon para masabtan nato kung unsay naas manual. This is not my idea or this is not my concept. I am just giving you the illustration or the meaning of
this technology nga atong gigamit karon, specifically the Mount Zion water machine. Now, the technology has been used since the 1800s in Germany, France, and Europe, and was then further researched and contracted by NASA at the University of Wisconsin, USA. Their research was on photocatalytic oxidation, or PCO, to remove gas phase pollutants in space-based plant nurseries. They found out that the PCO, or photocatalytic oxidation, you can produce highly reactive oxygen that aggressively combine with elements in the air like bacteria, harmful pollutants such as formaldehyde, ammonia, and common contaminants released in chemicals we use in our homes. So ang buti pasabot dire sa akong gibasa nga first paragraph nga kini nga teknolohiya nga naa sa sulod sa Mount Zion water machine nagsugod pa ni adtong 1800s. Unsa naman taron? 2020 na ta. No? Naa na ta sa 2020, so mga pila na ka century ang nilabay. 2 centuries na. Duha na ka century ang nilabay nga kini nga technology gigamit na dayon sa unang panahon. Number one nga gagamit ani nga technology ang mga German nationals or Germany, France, Europe. O kini ila kining gi tun-an og maayo or ila kining gi suportahan og maayo nga technology nga mismo ang NASA, no, kining NASA is mao ni sila ang mga banggiitan o mga eksperto, mga scientist nga nagtuon gyud sila og kining mga inaning mga biochemical reactions or mga molecular studies, molecules, atoms, mao ni ila about science. So kining NASA mao ni ang nagpadayon sa pagtuon o sa pag-research nga mismo ang University of Wisconsin, United States of America, usa sa ilahang kampo o mao'y ilahang murag gihimong laboratory. Unya, ang research nila kabahin kini sa gitawag og photocatalytic oxidation. Photocatalytic oxidation, wala mang bisaya nga atong mahubad niini pero masabtan nato, no? Photocatalytic oxidation nga ang ilahang pagtuon nag-focus, nag-sintro sa pag bungkag or pag dismantle sa mga solid nga mga elemento. No, parehaan ng tubig, ang tibuok nga combination sa tubig is H2O, no, double H and oxygen O1. So dismantulo nimo na ay hydrogen ug na ay oxygen. Nakahinumdum mo sa science, mga science teacher, no, double H and oxygen O1. Oxygen is O1. Now naarab ako'y retired teacher sa una nga nakapalit og Mount Zion water machine sa ining sa San Carlos University. Usa ka kaning retired chemist professor. Yun siya nga, coach, imbitah ako sa radyo kay mo explain ko ana about ana kay para masabtan yung maayos mga tao. Iko sige ma'am. Wa naman po tumubalik pero nipalit yun siyang Mount Zion water machine. Kay kasabot man siya sa photocatalytic oxidation. Professor sa San Carlos University.
retired. Ya, siya mo'y nagbuhat anang atong mga wine, kanang atong cranberry wine, kanang atong turmeric wine, kanang atong unsa pa na, daghang pa kay wine diya, mga duhat wine. Kay chemist man ni siya. Retired teacher sa San Carlos University, Cebu. Ya, nipalit ni siya Mount Zion water machine kay ang iyahang wine, usa niya himuong wine, iagi usa niya ang tubig dito sa Mount Zion water machine. So mooday nga lami kayo ang iyahang mga wine, ang iyang bino, naagog koy naa siya gihimo nga duhat wine kanang gikan sa Lumboy ug Bugnay. Adi gyud nako ibaligya kay personal ra man nako, ganahan man ko kay mahubog man ko iniginom nako sa usa ka lungnik. Mo duha man ang akong pananaw sa Musa mo tong kagwapa akong asawa iniginom nako sa Bugnay wine. Mas kagwa na. Ang kuyang maduha ang asawa, delikado na. Key Mr. San Carlos, ang po itong naminaw pa ba siya na goron? If you are listening my program, ma'am, one of these days, I will invite you to explain more about the bio explanation or chemistry. Ay, ako di man ko chemist nga kuan sa ni agi ko og chemistry no when I was in third year high school. Abi ninyo ah, number one ko sa chemistry no sa third year high school, top notcher ko sa among section. Unya nalupigan ako ang mga speed class og mga top number one sa eskwelahan namo pag exam na mo, kuratan sila tanan kay na perfect na ko ang formula sa gihatag nga kuan kanang unsa ni test sa amo ang sa among maestra. So siguro didtong dapita tungod lagi pud kay magtuon man gud ko, di gyud ko ingon bright kaayo kay tungod ato nahimo kong popular sa among eskwelahan tungod kay ni top ko sa chemistry. Gi-transfer ko sa number one nga section, ganang speed class, ganang paspasay ba? So, di na ako makaya ang ilang utok. Perting yung bright tag yun nila. Pero, nakagraduate yun ko. Kauban ang ako mga gitawag na ko to sila, mga special students. Na, mga special child. Nakauban ako yung ginago sila. Mura kong nadikit ko sa mga, ganang gitawag na to, mga bright yun ng mga estudyante. Now, balik na din sa itong discussion. Di man ipagpanghinambog ako. Ang hambog, kung dili tinuod, unya imong iistorya, mao na'y hambog. Pero kung nag-istorya kag tinuod, dili na siya hambog. That is your testimony. Living testimony. Now, let's continue our explanation. Para masabtan yun ninyo ang ato ang product. Kay lisod bang kung kaayo kung di mo makasabot, kay murag inyo ramang kong ibaliwala. By the way, no, sa ikaw, Ma'am Lydia Rizada, taga Taluot, Argao, Cebu, nga nakadaog og Mount Zion water machine, ayaw pag-ingon nga ginamit na nga machine. Kay sa raffle na to, di mo hatag o manglimbong o magbinuang nga tagaan mo na mo og Mount Zion water machine nga second hand. Brand nyo na. Brand nyo ng imong Mount Zion water machine. Kung maingon ka nga hinay umubukal or di kayo isog ang baho, dili man na basihan yun ang hinay nga bukal o isog nga baho. Kaya ang importante ana nga naara siya baho, unya, functional. O, nga wag yun totally nawala ang baho. O. Pero brand nyo na bago nang abot. Tanan ninyo mga Mount Zion water machine. Basig nakaingon kasi kanhan, wala dili po may mamaka ko eh. Kana lang yung magbinuangan ako, isugal na ko akong pangalan para magbinuang lang. No way. That is not my, kuan. That is not my attitude. Na mangilad ta para makakwarta. Pero ako lang na siya gisulti. Kay basig nagduha naghuna-huna ka nga gitagaan ka na mog sikanhan nga Mount Zion water machine. Sayop ang imuhang panghuna-huna. Ayaw pag kamo nga mga nakadaog og Mount Zion water machine, brand new na
Ang presyo, anak, 50,000 pesos. 50,000 is 50,000. No? Dili na siya ingon nga gigamit na mo. And then, naapag yun ay warranty. 1 year warranty ang atong ikahatag, anak, karon. Ang atong labor, libre ang labor, anak, ang atong labor karon mo, 3 years na lang. Ya, ang mga parts, mo ibayaran ni mo. Pero sa 1 year, kung naay maguba, ato nang i-repair. So kung ikaw, Ma'am Lydia Rizada, sa Taluot, Argao, Cebu, kung gusto ni mo na ipa-check o balik, dan-ani andiri sa sudad. Swerte gani ka, kay gihatod pa na mo, namo sa imong balay, special pagyug kayo, pa-picture pa minimo dito sa Argao. Imagine ka, gihatod na ako dito. Ako pag ginaghatod, dapat ikaw ang mo-claim na andiri sa Cebu City. Pero ayaw, pag-una-una nga, kanang Mount Zion water machine nga akong gihatag nimo nga nidaog ka second hand or ginamit na, no, dili na mao. Unya, kung imo nang ibaligya imong Mount Zion, ikay mo baligya, dili kami. Oh, kamo imo baligya na kung ipamaligya na ninyo inyong Mount Zion. Ako wa ko masuko. Gusto lang ako ipasabot ninyo nga, diri sa akong programa, tinud-anay ta, wala tay lipod-lipod, wala ko'y pagpamakak nga gibuhat o pagbinuang sa akong isigataw. Gusto lang ako nga muprangka lang yugo, nga kanang inyong mga Mount Zion water machine, brand new na tanan, kutob sa mupalit. Walay sikanhan nga among gipang premyo nga gubaon or dili brand new or second hand. Naamag yun tayo technical problem sa Mount Zion water machine, pero ato magyapo na ma-repair kaya mga technical problems. Okay? Di mangyuta ka ingon ba nga kay ako, igo raman po gumudawat. Now, inig-check up na mo sa center nga functional ang machine, amo na siyang i-release sa customer. So, ang customer, inikabot dito silang balay, ni kagulkol, or nang luag, ilan na po nang ibalik diri sa amo nga, coach, ni kagulkol lagi ni akong machine, nagluag lagi ni, mura lagi ni, nanimahong anoos. O, sige, atong ipa-repair na dito sa atong technician og balik, nga nung naingon ana na. O, mauna na yung trabaho. Kaya wa magyog ko'y kalibutan kung unsay mahitabuan ng machine. Pero balikon nako, 100% brand new ginang atong ipang premyo. No? Brand new. Wa gina magamit gikan pa na sa laing nasod. Okay? Now, ato lang ni paspasan, no? No, kining photocatalytic oxidation, usa kini ka pamaagi nga mutangtang siya sa mga baho, sa mga makadaot nga hangin, ilabi na sa mga scientist o mga astronaut nga naa sila sa sulod sa ilang spaceship or sa ilang gisakyan or sa mga kuha nila kanang nurseries, garden siguro na sila. So mulimpyo siya sa hangin. Ang ilang study ani, maurag yun ang pagtangtang sa mga makadaot sa ilang mga gamit o sa ilang mga tanom. Hangin gyud ang ilang gi target sa ilang study. Unya, sa ilang pagtuon nga kining highly reactive oxygen nga ipagawas o ibuga sa machine o sa technology, mutangtang siya sa mga baho. Gani ka ng inyong machine kung inyo nang paandaron sa sulod sa inyong balay, mawala ang baho sa inyong hang balay. Ilabi na kung baho og patay inyong balay, baho og langsa, o ang inyong kasilyas baho, o ang inyong kusina baho, ang imong sakyanan baho, ang imong kabinet, ang imong aparador baho, mag-process ka sa Mount Zion, paandaron na nimo, iyahang limpyuhan ang hangin. So, ang iyahang patyon sa hangin, like bacteria, harmful,
pollutants kaning mga baho baros muriatic acid, baho sa unsa pa na ammonia, baho sa kanang mga chemicals diya sa inyong balay, kinahanglan ka aning Mount Zion water machine. Maubaya ni ang gigamit pud sa mga ospital, sa mga airport, no, sa Singapore. Bisan diri sa mga dagkong tindahan nato ng mga mall, naana sila'y ozonizer. Higupon ang hangin nga hugaw, unya, ibuga og balik ang hangin. Kakita ka ana, engineer ka nang inigsulod ni mo sa supermarket na ay hangin nga musugat ni mo nga perting kusuga. Mauna siya. Suyupon ang hangin nga hugaw sa sulod, unya, ibuga og balik dito pa doong sud. Ha? Limpyo na. Gitawag na siya og kaning ozonizer. Kaya lang kana siya nga technology, dili na siya pareha pud ani nga para sa kuang yon kanang naa sa sud sa machine. Kato siya dinaggo na pud tong mga classes technology. Kay daghan na magugay gagamit ani nga technology kay mga ospital, mga airport, mga dagkong kumpanya, mga factory, kinahanglan suyupon man ang hangin ana para limpyuhan unya, ibuga og balik na sad sa imuhang nahimutangan para dili ka mamamatay sa imuhang hangin nga gihanggab. Kay pareha nang kanang mga kwan, kanang mga air condition, kay pareha ning aircon nato, naa man ni siya function nga mulimpyo sa hangin. So yupon niya ang hangin, unya ibuga niya. So kung naa kay allergy, di ka allergy hon, kay mahibaw-an man nimo nga ang aircon hugaw, kay magsige magagkatol imong tutunlan, magsige katol imong ilong, kay naay daghang abog. Mauna siya ang mga aircon nga bag-o. Ang mga karaan nga aircon, wala kaayo na nila gamiti ana. Pero mga bag-o karon doon na ay gitawag na to og air purifier. Ang tawag na air purifier. Pero actually, kana nga technology, diri po nagikan sa Mount Zion. Muna nga itong Mount Zion, maka-eliminate na siya sa mga harmful pollutants sa ato ang balay. Oh. Ang hangin sa inyong kwarto, ang hangin nga nasa akong sakyanan kay mubaho mong ina, kay usahay mangaon akong mga anak, na idaghang kay pagkaon mahibilin, mapanos ang mga pagkaon suod sa sakyanan niya, lisod ra ba kay tangtangon ang baho, kay mupilit yun. Akong gibuhat, paandaran na kong Mount Zion water machine, natangtang lang ibaho. Oh. Wala na tayo igong oras mga higala. Daghan pa unta kong isulti. Ugma ato ning padayonon ang pagpasabot kaninyo sa gamit. Hangin pa lang ang atong gi-discuss ha. Ang paglimpyo pa lang sa hangin. Kay mauman ni ang photocatalytic oxidation nga maoy gifokusan sa mga scientist, mga astronaut, mga expert about aning photocatalytic oxidation. Oh. So, ugma, atangin ninyo atong programa. Wa na ra ba ko kabasa sa inyohang mga messages tananda nya, wa na po ko ka-reply nining inyohang mga mensahe. Ugma, ato ning hinahinayan pog basa. Ato lang dalion para mahuman dayon ta. Daghang salamat ug maayong pagpaniudto kanatong tanan. Kini ang inyong higala, Coach Eddie Mahilom nga mingon, go with God because God goes with you. Be happy, don't worry, be happy. Inyong nabati ang tulumanon nga nag-amping sa inyong panglawas, Skyscrapers Health Program. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.